Hello guys, isa na pang ganda at pinagpalang araw pumuli sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. Sa mga new viewers po pala natin na hindi pa po nakapag-subscribe, nakuhanap po natin is about po sa pagpapagawa ng bahay, ideas or design, itong channel po natin yung nababagay po sa inyo. So huwag po natin kalimutan mag-subscribe at i-click na rin po natin yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos in-upload po natin dito sa YouTube about nga po sa pagpapagawa ng ating dream house balang araw. So ito pong bahay na pag-uusapan natin is bunga po ng pagsisikap na kababayan po nating OFW sa New Zealand. So updated pa po lahat ng presyo nito at makikita po natin yung house tour nito na napakaganda, especially nga po sa kanyang interior. As usual, pinakaunang i-discuss ko po sa inyo at i-detalya yung kanilang house floor plan. Makikita naman po natin nakaindikit na po dyan yung sukat na kanilang kwarto, living area, dining area, kusina, terrace, and then meron po itong garage. So yan nga po, ito po ay may sukat na 81 square meters with 3 bedrooms. Kasama na po doon yung kanyang master bedroom. 2 toilet with bath, so 1 common toilet, and then yung isang toilet po nyan is nasa master bedroom. Makikita naman po natin, napakasimple lamang po ng kanyang design. Pero hangang-hanga talaga ako sa kanyang interior dahil napakalinis at napakaganda po nitong tingnan. Especially nga po yung kanyang ceiling na naka gypsum board. So yan nga po, makikita po natin yung mga pangunahing materials na kanilang pinadeliver, kagaya nga po ng mga round bar, kahoy, yero, at iba pang gagamitin nila sa kanilang structural. So yan nga po, lahat po ng details ito isa-isahin po natin. Especially nga po ito talaga yung maganda may feature po natin dito sa ating YouTube channel dahil updated pa po yung mga presyo nito dahil ito po ay nag-start na ipatayo ng January 13, 2021. And then ito po ay matatagpuan sa Maragondon, Cavite. At marami na rin po ako nakikitang comment na marami rin po talaga nagre-request na may feature po natin yung sa Cavite. So yan na guys, ito na yung video na para po sa inyo. So bago pa natin pag-usapan lahat ng mga details nito, ipakilala po muna natin yung owner na si Mr. and Mrs. Melvin and Eden Punsalan. And then itong kababayan nga po natin na si Sir Melvin ay isa po siyang OFW sa New Zealand. At nagtatrabaho po siya doon bilang isang steel fixer for almost 4 years. And then itong may bahay naman po niya na si Ma'am Eden na siya nagmanage sa pagpapagawa po nila ng kanilang dream house. So habang nag-iipon nga po si Sir Melvin, pinapadala po niya yung pera niya kay Ma'am Eden na siya nag-canvas. Siya na rin yung mga bumili ng mga materials na gagamitin para sa kanilang bahay. Isa po yan sa pinakamahalaga sa pagpapagawa ng ating dream house, yung tayo po talaga yung mamili ng mga materials na gagamitin sa ating bahay. Bago po natin isa-isa na i-detalya yung about po sa structural materials ito, kagaya nga po ng hollow block, semento, graba, buhangin, pag-usapan po muna natin yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat po nating i-comply or dapat po nating ayusin yung ating building permit. So dyan po sa kanilang building permit, nagbayad po sila ng 20,000 pesos. Sa mga hindi po nakakalam kung ano po yung building permit, yan po yung kinukuha po natin sa munisipyo po natin para makapagpa-install po tayo or para makapagpalinya po tayo ng sarili po nating kuryente or tubig. So depende po yan sa location po natin, depende rin po yan sa laki ng ipapagawa po nating bahay. So magtanong na lamang po na tayo sa mga munisipyo na kung saan lugar po tayo para dyan po sa ating building permit. So pag-usapan na po natin yung about po sa kanyang hollow blocks. So dyan po sa kanilang hollow blocks, nakagamit po sila halos ng 3,000 pieces. And then size 4 and size 5 po yung ginamit po dyan. Sa size 4, 14 pesos yung bawat isa. Sa size 5 naman is 15 pesos. Sa semento po nila, umabot po yan sa 550 bags. At ang bawat isa po nyan is 230 pesos. Sa round bar po nila, 10mm, 160 pesos per piece. 12mm naman is 210. 16mm na 400 bawat isa. Sa buhangin po nila, nakagastos po sila ng 20,500 pesos. Same lang din po sa kanilang gravel na 20,500 pesos. Sa panambak po nila, umabot po yan sa 12,000 pesos para maging elevated yung area na pagpapatayuan ng kanilang bahay. Isa din po yan sa dapat nating i-consider at dapat po nating isalang-alang na dapat elevated po talaga yung ipapatayo nating bahay. Pwedeng dalawa, tatlo, or apat na hollow blocks mula lupa hanggang doon sa kanyang flooring. Hindi po kasi natin alam yung panahon, baka bahain po tayo, mas malaki po talaga yung magagastos po natin sa pagpa-renovate po niyan.
Sa pagpapatayo po ng ating bahay, dalawang klase po yan, pwedeng arawan or pakyawan. Sa pagpapagawa po nila, kesa may lamang po yung pakyawan dyan and then lahat arawan na po yan. So dyan po sa kanilang workers, per man, ang bayad po nila ay 700 pesos per day, masun 600 pesos, and then yung kanilang laborer na 500 pesos per day without food po yan. So yung lote po pala na kanilang pinagpatayuan ng bahay is may sukat na 171 square meters. And then, pag-usapan naman po natin na nakikita natin ngayon na nakapagpalagay na nga po sila ng kanilang roofing. So dyan po sa kanilang roofing, steel trusses po yung ginamit dyan. Umabot po yan sa materials na 55,000 pesos. And then yung color roof naman na rib type 0.5 po yung kapal niyan. Umabot po yan sa 65,000 pesos. So yan guys, panoorin po muna natin yung kanilang full video house tour para makita po natin yung interior at exterior po nito. At sana mapatapos po natin itong video para malaman po natin yung total cost na kanilang pinagawang bahay. So karagdagan gastos po pala nila, kagaya nga po dyan sa kanilang septic tank, sa paghuhu kayo umabot po yan sa 6,000 pesos. Electrical wirings and plumbing umabot po yan sa 30,000 pesos. And then guys, dyan sa kanilang windows, kagaya nga po ng sliding windows, 5 standard size, 1 fixed window glass, 3 awning type na windows, umabot po yan sa 43,000 pesos. Dyan po sa kanilang tiles sa kitchen, ang sukat po na ginamit nila ay 60 by 60 centimeters, 200 pesos each, double polish po yan. Floor tiles 60 by 60 centimeters yung kanilang ginamit, 180 pesos bawat isa, double polish porcelain. Sa toilet wall naman po nila, ang sukat is 40 by 40 centimeters, 56 pesos bawat isa. And then sa floor po niyan is 50 by 50 yung sukat or 50 by 50 centimeters po yan. 79 pesos yung bawat isa po niyan. Sa living room naman po nila, wall tiles 30 by 60 centimeters at 99 pesos bawat isa. Kung mapapansin din po pala natin, isa po talaga sa nagpapaganda ng bahay yung ating ceiling and then yung kanyang color combination. So dyan po pala sa kanilang ceiling, umabot po yan sa 70,000 pesos, labor and materials. Gumamit po sila dyan ng gypsum board, hardiplex and metal faring. Sa kabahayan po nila, ginamit po nila dyan is gypsum board, sa terrace, sa dalawang CR, hardiplex po yan. Sa pintura po nila, 20,000 pesos kasama na po yung labor. Sa spandrel po pala nila guys, nakalimutan po natin banggitin kanina about both sa roofing niyan, 20,000 pesos po yan. Sa electrical materials po nila, kagaya nga po ng mga ilaw, sabi nga po ni ma'am, hindi po talaga ito tinipid. Halos first class po lahat ng ginamit po dyan, 80,000 pesos. And then dyan po pala sa kanila mga pintuan, umabot po yan sa 7,500 pesos kasama na po yung hamba, 5 pieces na Jimelina wood.
So bago po natin pag-usapan yung total cost na nagastos na kanilang pinagawang bahay, gusto ko lamang po sanang humiling po sa inyo na paki-like and follow naman po ng Facebook page po natin. Same lang din po ng pangalan ng YouTube channel po natin, ang pangalan is Day Explorer. Gusto ko sana guys paki-like and follow po natin dahil yun lang po yung way ko po sa inyo para makabawi. Dahil yung mga dumadating po na blessing sa akin, especially nga po dito sa mga subscribers, mga loyal viewers ko po dito sa YouTube, kung wala po kayo, wala po talagang darating na blessings po sa atin. Hindi po mag-grow yung ating channel. Yun lang po yung way ko para makabawi po sa inyo. So sana paki-like and follow po natin yon, at para sa fifth raffle po natin, makasama po tayong lahat. And then guys, ang total po na nagastos nila dito, kasama na po yung gate, kasama na rin po yung bako, dumabot po yan sa 1.8 million pesos. Alam nyo ba guys, isa sa nagpamahal na kanilang bahay doon po sa pag-layout nito. Sa paghuhukay pa lamang po niyan, almost 1 month po talaga silang naghukay dahil matigas po yung lupa niyan. Umabot po yan sa 700,000 pesos, structural lamang po yun. Dahil sabi nga po ni ma'am, matigas talaga yung lote na pinagpatayuan ng kanilang bahay. So yan guys, maraming maraming salamat po pala sa lahat po ng nanood ngayon sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and follow, and paki-subscribe na rin po ng Facebook page po natin. And then guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat, and God bless all.